And 3, 2, 1, and go! Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kahapi, mga hampas lupang pinagpala. Kuya Bert po muna nang babalik para sa isa naman tutorial na maiksi, na mabilis, subalit ito po ay mahalaga sa atin. Of course, kahit na po ay bumaba na yung mga alert levels po sa atin ay hindi pa natin maiwasan, yung matakot po para sa ating pong kaligtasan lahat andyan pa yung banta ng COVID-19. And of course, para po sa ating pong mga tutorial, marami po tayong nilulunsad dito na mas magpapagampa sa ating pong proseso, sa ating pong mga ginagawa sa buhay-buhay. Kaya please don't forget to subscribe po sa ating pong channel, Kuya Berto, at please click that notification bell para once na mag-upload ako is updated po kayo. And of course, comment na rin, suggest na rin kayo ng mga topic na pwede natin i-discuss dito sa ating pong channel. Ayan, and thank you God for the blessings, for blessing me much more than I deserve. Bye, and Kuya Berto. At yun nga, balik na po tayo sa ating topic. Ang ating pong pag-uusapan ngayon is kung paano nga ba tayo magbabayad sa ating pong mga housing loans. Okay, housing loans sa Pag-ibig gamit ang Gcash. Alright? Okay, so here we go. Of course, lalagyan muna tayo. So, ito po ay ipa-flash ko rin po dito sa screen kapag nag-start up ang proseso. So, paglagyan po natin. Alright? Tama, login tayo. Tapos, ang gagawin po natin is pay bills. Click mo lamang po yung pay bills. Ayan. So, kung makikita nyo, meron ako mga favorite billers dyan. Add biller. Sad to say, hindi po nai-add ngayon sa biller po natin yung tawag doon, yung Pag-ibig. Hindi ko alam kung bakit. And, tapos pupunta po tayo sa government. Pagdating sa government, punta po kayo sa baba po kayo, baba. Ayan po. Ano kasi yan? Tatlo yan. Pag-ibig, Pag-ibig Employer, ESRS, at saka Pag-ibig OFW. So ngayon, we'll take up lamang muna ang Pag-ibig Housing Loan. So the rest siguro, pag-uusapan natin yan later. Halimbawa, Pag-ibig OFW, Pag-ibig Employer, ESRS. Ngayon, Pag-ibig. Ayan. Okay? Check nyo lang po, meron din akong tutorial dito na ginawa kung paano po tayo mag-request ng ating pong ESAV, Members Status Accumulated Value, ayun, MSAV. Dati po siyang ESAV, Employees, so ngayon MSAV na po siya, nagkangako. Alright, so balik po tayo dito sa ating ano. Okay, so na, kung makikita nyo dyan, nakalagay po dyan, payment will be posted 3 business days. Type, select lamang po tayo ng type, ayan. Members Contribution, Pag-ibig, Modified Pag-ibig 2 Savings, at saka Housing Loan, of course Housing Loan. Tapos, account number. Ito po yung chinachat sa atin, tinetext sa atin ng Pag-ibig, ini-email sa atin ng Pag-ibig. So, ito po yung nagsisimula sa H-A-M, blah, 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 blah. Ano po to? 10 digits po to. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, I mean, 12 digits po to. 12 to 20 digits. Pero yung tinetext ng Pag-ibig sa akin is 12 digits lang po. Alright, then click lamang po yung amount. Amount po kung magkano yung monthly po na babayaran po natin. Okay, for example sa akin is ganitong amount. Usually ang ginagawa ko is pinapasobran ko ng konti-konti lang naman. Mga peso-peso lang naman. Okay, then iba ko lang ng konti. Ayan, period covered from. Alright, period covered from. Naka-record ba ako? Okay, period covered from is kung anong buwan to anong buwan ang covered. Halimbawa, okay, kung ang babayaran mo isang buwan lang, ilagay mo lang diyan period covered from yung anong buwan lamang yon. For example, January 2022, ilalagay mo lang diyan from 2022 01. Ibig sabihin yon 2022 na year, then month 1 January. Period covered to, ganun din ang ilalagay mo since 1 month lang naman siya. Pero yung ang ilalagay mo dito ay 2 months or 3 or 4. Kung halimbawa January at saka February yung babayaran mo, period covered from 2022-01, then ang sumunod is period covered to 2022-02. Ibig sabihin nun, dalawang 1 yung babayaran mo. And of course, ang ibabayad mo rin is kung magkano yung katumbas or higit pa doon sa dalawang buwan na yan. Kung ang monthly mo is 5,000, of course, makabay ka ng 10,000. Okay, so halimbawa, gusto mo rin buuhin yung 12 months. Period from 2022-01 hanggang 2022-12 or 12.
yun ang period covered too. Alright, so 12 months yun. So kung 5,000 din ang monthly mo, times 12 din yun, which is 60,000. Alright? Ganon. O, since ako, example ko dito ngayon, ang babayaran ko lamang is 1 month. Ilalagay ko lang dito. Teka lang ha. Babay ko lang dito, ayan. 2022 January. Ilagay mo lang dyan, 01. Kasi usually naman kasi ngayon, monthly-monthly lang eh. Tapos, ayan. Tapos, 2, January pa rin. Ilagay mo lang dyan sa dulo. Pero ang mag-a-appear lang yan doon is yung 31, 2022, ganyan. Pero mag-a-appear lang dyan, kung mapapansin mo, yung buwan lang at saka yung taon. Alright? Kuha. Kung dalawang buwan yan, period covered from January, kunwari yan, ganun pa rin ang gagawin mo, ganyan. January 01, 2022. Period covered to, kung February yan, 2022, ilagay mo February, ayan, ganyan, o. Maglalabas dyan yung buwan at saka taon lang. Okay? So sa akin, January lang muna. Ayan. Isagad muna yung last month. Okay? Then, email address. Ilagay mo pa rin email address mo. Okay? Then, basahin mo sa baba, your convenience fee for this transaction is 5 pesos. 5 pesos. Katumbas lamang yun ng kalahating shampoo mo yata. Baka 10 pesos pa ngayon shampoo mo eh. So dito, 5 pesos lang babayaran mo para po sa magkano pamasahe, magkano maligo, magkano yung ano, everything will ano cost you something talaga. No? So eto, 5 pesos lang babayaran mo. The comfort of your home. Malimbawa ako ngayon, eto, nasa bahay lang ako, makakapagbayad ako ng Pag-Ibig ko. At ang akin lamang pong idadagdag na convenience fee. Convenient talaga, 5 pesos. Grabe. And kung okay na, click mo lang yung next. Ayan. I-verify yan, Pag-Ibig confirmation, blah blah blah, type, housing loan, account number is yung 12 digits ko, period covered from 2022-01 to 2022-01 ulit, kasi 1 month lang babayaran ko. Email address, ayan, ilalagay mo yung address mo, tapos, ang gagawin mo lang dyan is i-confirm mo. Alright? Click mo lamang yung confirm. Pagkatapos mo mag-confirm nito, mag-i-email naman yan doon sa email mo. Click mo yung confirm. Alright, ayan, payment received. Ngayon, ito po, screenshot nyo po to or iyo pong isave. O yan. Ayan, meron pa nag-notify Gcash, your transaction Pag-Ibig amounting to amount, tapos ganun. Alright, so plus 5 pesos po yan yung mababawas sa Gcash mo. Alright, usually 3 days daw bago mag-appear, 3 working days daw bago mag-appear yung ating pong payment pag tinitsinect natin sa account natin sa Pag-Ibig. Pero usually, ang ano naman kasi, 1-2 days minsan, okay na siya. Okay, kaya yun po. Let's pay na po sa atin po mga Pag-Ibig housing loan sa through Gcash po kasi napakadali lamang po niyang gawin. Alright, so minsan pa, Kuya Berto po, nagbabalik po ang yung Kuya Berto para sa tutorial naman. And sana okay kayong lahat, sana safe kayong lahat, at sana po ang lahat po ay nakakaahon sa kahirapang pinagdaranasan natin po ngayon. At God bless everyone, and may you have a good day and a prosperous day. Thank you so much for watching, guys. Kaya belto po, anyong happy, hampas lupang pinagpala. Sana ikaw din. Bye-bye.